kanyang pagpumaba at pagsunod sa kapusuan ng Diyos Ama ay ang pagdaranas ng paghihirap ni Jesus dito sa mundo, di lamang physical o emotional, pati na rin ay ita. At sa uli ay pumulog niyang pag-alay sa kanyang buhay. Tayo kaya, kaya ba natin tularan si Jesus sa kanyang pagiging mapapagpumbaba at masusurin at masunurin sa kalooban ng ating Ama sa Diyos, Amang Diyos. Tayo bilang mga kapatid ni Kristo, tayong mga misyonero, sinusunod ba natin ang halimbawa ito ng ating Panginoong Jesus? Di ba si Jesus ay misyonero? Siya ay tinanganap na may misyon. Siya ay namuhay, tumugon sa misyon, at siya ay namatay na tinupad ang misyon. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay may mga misyon at mga kampanye upang iparaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo po lahat ng mga kapatid, tulad ni Kristo, ay mga misyonero. Nakakalungkot, nakakapanglungkot, nakakapanghina na loob ang mga nangyayari sa atin ngayon dahil sa mga lumalaman, lumalaman sa mga iba't ibang hamon. Ang pandemya, ito ay para unti-unti sinisiil ang ating mga buhay at sinasandap na tayo sa takot at inatin, lalo pa kung ang mga pamilya natin ay nakaranas ng pagkakasakit at kamatayan. At sa ngayon po, muli na naman tayo ilagay sa ACQ na mas kilala natin ang salitang lockdown. Lahat naman tayo ay para po kang nakakulong. Di malayang mga biyahe na hindi man makapunta sa trabaho, di makapunta sa simbahan, o kaya makabisita man daw sa ating mga kaibigan at kapamilya. Tapusin niyo po ba ang simula na tayo ay nakarakdaw noong nakarakang taon hanggang ngayon ay biglang nagbago ating buhay. Biglang naging mahirap o mas mahirap pa kaysa dati. At ramdam natin ang kahirapan at kawalan ng mga kain. Pati lugaw, pinagkakait sa atin. Kahit magpagyakap o pagbalik sa mga kapamilya natin, ipinagbabawal na rin ang ating malangkuhay na pintado sa lumperang mga gamit sa pag-araw-araw na pangangailangan ay mas lalong mahirap ang atin. Lalo din bawal at sa atin ang magkasakit. Kaya naman bilang mga misyonero, ano ba ang magagawa natin? Paano ba natin masunod ang kalooban ng Diyos? Ano kaya ang gagawin ni Kristo? Mga kapatid, ang kasagutan sa atin mga problema kinakaharap at kinatatakutan ay nandiyan pa rin sa huling mga katagang sinambit ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagsambit ng Apa, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu, ang patuloy na pagtitiwala sa kalooban ng mga Diyos, na tayo ay dapat matakot o mamamba. Tayo ay patuloy mananalig sa ating Ama, di magpabaya sa atin, patulad ng pagpapakubaya at pagtitiwala ni Jesus sa kanyang buhay sa buong buhay ni Jesus ay walanggang ang kanyang paggawa ng mga mabubuting bagay sa lahat ng tao na balot ng iba't ibang pagsubok sa kanyang mga buhay. Ang lahat ng ito ay misyon ni Jesus para maramdaman natin ang pagmamahal ng ating Diyos ang mga nasarado. Sa bawat paglalakbay ng ating Panginoong Jesus sa mundo, bubuktani ang kanyang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos Ama. Ang kapakanalan sa libutan, ang tanging na iniisip upang matangon natin ang buhay ng kaligtasan, ang buhay ng walang hanggan. Ganito tayo ang mahal ni Jesus. Inakala niya ang kanyang buhay para sa atin, kabila sa kabila ng mga kahinaan at pagsusuhayan natin sa kanyang mga gawain. Sa ating pagiging kasalanan, ang lahat ng ito
ay kinalagutan ng ating Panginoon Jesus dahil nagumapaw ang kanilang pagmamahal sa atin. Tayo din, pinapatiwala natin at ipuwaya ang ating buhay sa ating Amang Diyos na ngayon din tayong papapayaan. Diba sinabi niya kung ang mga ibon na ay di pinapabayaan, ang mga tao ay ang kanyang mga anak. Diba natin napapansin yung mga kapatid na kung tayo ay pangamba o pagkatapot, ito ay pagkakita din tayo ng tiwala at nalalik sa ating Diyos. At ito rin ang magdulod ng ating pagkakasala dahil mayroong pagbuna sa kayampan ng ating Panginoong Diyos. Bakit nga bakit takot at pangamba sa atin? Ito ay dahil natatakot tayo kung ano ang mangyayari sa ating buhay. O kaya nang mangamba tayo, bakit na tayo makaligtas sa pagkakasakit dulot ng COVID-19 at tayo ay mamatay. Marami na nga namamatay. Natatakot din tayo kung magkasakit, saan tayo kukuha ng ipapagamot o kung magkasakit ang ating mga magulang. Sino na ang kamahal ng buhay para sa ating pamilya? O kaya saan kukuha ng pera o ng pagkain o para sa pagkain? Lahat ng ito ay nasa isip natin. Ito ang mga iniisip natin kasabay ng totoong nangyari sa ating kapaligiran na siyang nagtutulak sa atin upang malamba, matakot at magbubuda kung meron na akong Diyos na kumagabay sa atin. Hindi lahat ng bagay sa ulaw ng ating kapangyarihan at hindi ang halipo. May mga bagay na kailangan natin ipagpapag Diyos dahil may panahon na tayong mga tao napapagod, nagugutom at nawala ng pag-asa lalaglaro ng anong panahon ng pandemya. May mga bagay kasi na nakapanghina sa ating natipong duro at sisira ng ating buong pagkatao. Minsan kasi may mga tao na nagsasabi sa atin kapag tayo ay nakaranas ng maligatang problema. Okay lang yan, kaya mo na ikaw pa, ang lakas mo kayo. Ang mga salita ay hindi natin kailangan. Ang kailangan natin ay isip na marunong umunawa at puso na marunong umatindi sa mga bagay na hindi naman talaga na iintindihan. Puso ang dapat natin ipapakiral at hindi dapat isip. Tama, dati ang tulong na isip sa paglaboon ng ating buong pagkatao. Pero puso lamang ang mga kakayahan, tarukin sa mga bagay na hindi kayang tarukin ng ating puso. Nalalaman ang isang karanasan na hindi ko magmudang sa buong buhay ko. Kung nakaraan ko, January 9, 2001, tumawag ang aking pangalan ng kuya. Napaka-excited ko kasi isa lang ang gabi ng parusa sa video call. Napakamistahan kasi minsan walang signal sa aming mga bukit kasi sa atin at malayo sa syudad. Kuya, gusto ko kayo itiktawang ko sa kanya. Nagtataka ako dahil iba ang aura at pastora ng aking kuya habang nakatingin sa kamera. Hindi makapagsalita ang mga ayos. Tumingin ako sa kanya. Hoy, kuya, ano ang nangyari? Tumutulo na ang tulungan ng aking kuya sa kanyang mga pisngi sa bayas namin. Si mama kasi 5 araw na hindi makapangon at nakagalaw. Ano ang nangyari kay mama? Lakas pumawag sa kanya. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam ang gagawin ko habang nakatingin sa aking kapatid habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Halos bumubo ang mundo ng balot ng panungkot. Ang sakit bilang isa na na walang makakitulong sa akin na habang nasa loob ng seminaryo. Pero kailangan ko magpakalata at kailangan ko ipakita sa kuya ko na matapang ako at kailangan ko ipakita ng malakas ako. Pagkatapos namin mahusap ng aking kuya, pumasok ako sa aking kwarto at nagdasal. Ang wika, Panginoon, pagkatingin mo ang aking ina, iatawad ko na ang aking buhay. Pagalimutan ang aking ina. Ito
pasyon ay pagsutalo sa aking Diyos. Kung mapagsagumang lumating, iaral ko ang lahat ng ito sa Diyos. Natutunan kong ipapumaya sa Diyos ang aking sarili na may kapagbago na walang patalinanan para gawin kung anuman ang plano niya sa akin. Noong una, hindi madali dahil kailangan maraming sakripisyo at responsibilidad na kailangan matutunan. Subalit sa pagbabay ng kanyang pagmamahal at gabay ng kanyang Espiritu, ang buhay sa pagsunod sa dapat ng ating muling Panginoong Jesus ay walang ibang magaling sa anumang aking inasahan. At lalo ko pa kapagtago na magnilay sa harapan ng kanyang Diyos. Huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos dahil walang imposibig sa Kanya. Nawa'y naman natin si Jesus na anak ng Diyos na nakapagpapos sa krus, hinahirapan, kahit kung sarap, may kalayaan tumangin sundin ang kukupan ng Ama, pero minsan ay hindi natin nakikita na pagsuway sa Ama. Buong buhay niya ay nakaraan sa pagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Tagilid sa lahat, buhay niya ay pinakita niya sa atin ang dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anyapa ng pagpakumbaba, pagtitiwala, at pananalig sa Ama ng Diyos. Tagilid sa lahat, si Jesus ay nagtatakot sa ibuwis o magbuwis ng kanyang buhay. Hindi niya na mas parating halaga ang kanyang kaligtasan o magandang buhay dito sa mundo. Kapalit ng kanyang misyon, pagbibiwala at pagpapanahalin sa kaluoban ng Diyos sa mundo. Sa lahat ng ating magkadampa, ang Diyos ang humapalos sa atin. Sa lahat ng ating kapagulang, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng ating pagkatao, ang Diyos ang ating tanggulan. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga mabubuting bagay sa ating buhay. Kaya wala tayong dapat ikanakot. Magtiwala tayo at ipapaya sa Diyos ang lahat. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubili ko ang Espiritu ng buong Pilipinas. Amen.